kakauwi ko lang guys, no? Tatlong beses ako na matiyan sa labas. So, buti na lang malapit na. Naglakad ako. Bubuksan natin ngayon. Ano kaya ang problema ng Scott? Wala talagang power, oh. Pero nagcha-charge siya. Hello guys, magandang hapon. Nung nakaraang araw, sira yung scooter ko. So, nag-order ako sa online. Andiyan na, dumating na. Kukuhanin ko na lang, pinalalamove niya from Makati. Tara, let's go guys. Samahan niyo ako. Dito na pala yung parts guys. So, susubukan ko i-install ngayon. Try natin kung gagana. So, siguro unboxing natin. Try natin install kung sana walang problema, no? Like, sa ibang tutorial na nakita ko, nagpalit sila ng parts. Ang nangyari is, nag-i-error siya sa one dashboard. So, baka need pa i-update yung firmware. Unboxing tayo, guys. I-open natin kung anong laman ito. Ayan. Yung packaging niya, binuksan na to ng supplier kasi pinalagyan ko ng ano, thermal compound. Ayan o. Kasi wala nga ako. Sabi naman ng supplier, meron daw siya. So, pinalagyan ko na instead na another cost naman bibilhin. Diba? So, okay ko naman siya. Marami na akong items na nabili sa kanya. So, ayun, mabait naman. Nilagyan na niya. Guntingin ko lang ito. Bumili din pala ako ng brake pad. Isang pair. Upang checking naman, parang compatible siya. Compare ko na lang kung anin ko yung, ano, yung luma kong board. Ito yung luma ko guys, oh. Alos magkaparehas lang talaga. Walang kaibahan. Kulay lang ng insulator sa loob. Ito kasi ang sira, ano eh, may nasunog na AC. Pero hindi ko itatapon, tatapon to. Sa tingin ko, kaya ko pa to i-revive. Dapat lang mapalitan yung AC. Pero wala akong hot air eh, kaya need bumili ng panibagong board. So, after maayos tong scooter ko, maghahanap ako ng board na luma. And then, siguro, pupunta ako sa may shop na may gamit na hot air. Kapatanggal ko yung IC and then yung sa nabili kong lumang board, papalipat natin ang IC. So, ganun magiging technique. So, kung nakabili na ako at tapos papareplisa natin, pero gagawa ako ng isa pang video para dun. So, buksan ko muna to guys, yung scooter para install ko tong bagong board. Ito yung tools na gamit ko. Mumurahin lang pero at least gumagana naman. Kaya niyang buksan yung mga screws ko dito. Torx number 10 ang kasya dito. Nung nakaraan, tinanggal ko na pala yung ano dito, yung board. Kasi na-check ko na. That's the time na ano, na laman ko na sira yung board controller nito. You can see guys, no, wala nang kuan. Yan, empty na siya. Wala nang board controller. So, ngayon, i-install natin yung bago.
We are hopeful, guys, na walang di tayo magkakaroon ng issue. And siguro bago ko pala i-on to, balak ko buksan yung ano niya, yung dashboard. Minsan kasi pag nasisira tong board, may mga ibang dahilan talaga yan. So anyway, kung ang suspitsa ko basa, kasi nung last time ano ko to, binuksan ko, meron siyang basa-basa dito, pero hindi naman siya nakapasok talaga. Kasi taob naman tong ano eh, yung battery kuha niya, compartment. So sa board naman dito wala akong nakita na basa. So sa tingin ko ano, end of life naman talaga siguro, pero para makasiguro tayo, huwag natin buksan. So ito na, guys. Ayan, installing the board. Ito na, guys, try natin i-power off. So before that, plug ko muna tong ito, battery niya, and sana mag power on siya. So plug na natin in 3, 2, 1. Try natin i-power on. Power on natin, guys. Nag-on siya pero may nag-blink na red. Parang battery low, ba't sinasabi niya eh. Try natin i-connect sa app ano, bago namatay. Hindi siya lubat. So meron siyang mga 4 bars. So ngayon parang 1 bar na siya and blinking red. Pwede natin i-try i-charge. Try natin i-charge. So nag-beep siya, guys. Nag-charge naman. Pero blinking pa rin siya na red. Sa kanini siya ko ang battery nito. Ang voltahe niya sakto pa naman eh. 37. So maybe there's something wrong, no? Ano kaya ang problema nito? So check ko muna ang voltahe, no? Sa tester. So ayun, guys. Meron akong voltahe tester, no? So measure natin ang voltahe niya. Lubat ba siya o hindi. Last time, minisure ko to bago ang board, meron siya 37 volts. At saka bago to namatay, hindi siya totally lubat talaga. Like ngayon, 1 bar na lang at saka blinking. At saka kahit nag-charge siya. Ngayon dito, nag-charge siya.
nagbi-blink pa rin. So patayin ko muna ano. Patay na siya and then bunutin ko muna tong charger. I-sure natin dito. Ayan guys, ano naman siya? 37, 38 volts naman siya. If nakikita nyo yan, ano siya, nasa almost 40 yung dito. Ito kasi yung DC volts eh. Ayan, DC volts. So almost 40 siya. So around 38. So ang battery natin is 37. So di talaga siya lobat ano. Try to connect sa app. I-update natin firmware kung kailangan. Try ko nga panda rin. Umiikot siya guys. Umiikot siya. So try ko lang i-connect sa app muna. Nah, didik. Peering na. Alright. Na-detectan yung firmware. Update natin. Ayan guys, successful ang firmware update. So normal na siya ngayon. Ang charge niya sa battery is 78%. Ayan na, normal na siya guys. Testing ko na. So mayroon ako nito guys. Ano siya? Sealant. Pang cellphone to eh. Subukan natin i-seal tong battery compartment ni scooter para di na siya mapasokan ng tubig. Dahil ngayon tag-ulan, so may isang protection. So ito pala, hindi siya makapag-waterproof talaga. Like sa cellphone, magiging ano na siya, parang resistant, pero hopefully it will give some, you know, slight protection para di naman masira agad. Kasi alam mo, yung bili ko ng replacement board ito, ano din to eh, 1,394. So ayun, nahirap na gumastos. Pero kung ipapaayos nyo to sa shop, kasama service nila sa pag sa pagpalit ng board na to, gagastos kayo ng kulang-kulang 3,000. So nag-inquire kasi ako. Ayun, medyo marunong tayo kaya nakasave na naman tayo ng 3,000 today. So ngayon ang gagawin natin dito, i-ano natin, ipapatak natin sa side evenly para yung ang function kasi nito ano siya eh, parang rubber siya na matuyo, pag once natuyo siya para siyang rubber. So the moment na i-screw na natin to, so mapipress yung rubber, so it will give ano like it will act like sealant.
or gasket kumbaga sa mga motor. So nilinis ko na to. So I think we are ready to apply some sealant pang seal ko. So yan, para lang to may timan guys. Spread natin. Why not do natin i-apply sa mahirap dito eh, masyadong malawak. I-apply natin diretso doon sa ano, sa other part ng dito. Dito natin siya i-apply, diba? Dito sa edge ng battery compartment. So patayo lang natin guys, mga siguro around 2 minutes. Then saka natin may sarado. So guys, yan yung nagiging ano niya no. Nang hitsura yung glue. After ko inapply, so ganyan siya. Ganyan nasa gilid lang. Pag natuyo yan, parang ano lang yan, rubber. So, bibigay ano din yan, protection. Yan, sa gilid ko lang nilagay. Okay? Pero pang cellphone talaga guys. Pero ang purpose niya, ganyan sa mga cover, i-add nyo siya. So, dagdag protection na rin. So, hindi kasi siya gaya na may tiba na totally didikit eh. Ito hindi. Next time na baklasin nyo ulit, ano lang, matatanggal din yan siya, parang ano lang, parang stick glue. And then, yan, kung i-close nyo ulit, maglalagay kayo ng panibago.